What's up mga ka-angler, Reg Fishing TV. Welcome back once again sa aking YouTube channel. For today's vlog, mag-specific fishing tayo. Ang target species natin ngayon is mangrove snapper. In Filipino is managat. Sa Ilocano naman is angrat. Hayo guys, ano ang tawag nyo sa inyong dialect sa mangrove snapper? Comment down below. So ayun na nga, speaking of mangrove snapper, pag andito ka sa La Union, dito yan pinakamagandang huliin. Dito sa may Agoo. Ayan, so andito ako ngayon sa ating fishing spot. So ito na nga guys, naka-set up ako. Ngayon ipapakita ko sa inyo yung gagamitin ko na lures at saka bait para sa mangrove snapper fishing natin. Bali, ang gagawin natin ngayon is mag-lure tayo and then mag-bait in weight. So ayan, number one na lure na gagamitin natin ngayon is jerkbait minnows. Ayan guys. So mas maganda pag nagma-mangrove snapper fishing kayo, yung mas malaking lure ang gamitin nyo. Gaya ng mga ganito guys. Ito mga 10 centimeters, ito 11 centimeters. Ito naman is 8 centimeters. So base sa aking experience, nung ako'y nagma-mangrove snapper, mas gusto nilang kumagat sa malalaki. And syempre gagamit din tayo ng soft lure kasi kagatin to, din ito ng mangrove snapper. Ayan. So ito may soft lure tayo. Ito yung paborito ni Lando Vlogs TV. Ayan, speaking of Lando Vlogs, mega shoutout kay Lando Vlogs TV. Ito, try natin ito mamaya. And then meron din tayong mga jerkbait na 9 cm. Ayan, na floating. And then syempre, meron tayong jig head kasi gagamit nga tayo ng soft lure. Yung curly tail. Ito. Isa ito sa favorite kong gamitin na lure pag nag-mangrove snapper fishing. And syempre, meron din tayong paddle tail swim bait. Ayan. So, doon natin gagamitin yung ating jig head. And sa bait naman is may dala ako dito na ayan. Wait, pakita ko sa inyo. So ayan, may chum bait na ako dito, yung ini-slice ko na maliliit na crabs. Ito pala. Ayan. So maliliit na crabs. Ayan. Eh bali ini-slice ko yan at saka may kasamang ano to, fish, yung tilapia na maliliit, yung ganyan. So bali yan ang gagamitin natin. So ito yung fresh bait natin. Ito ang gagamitin mamaya kung walang kumakagat sa lures. So crabs yung pinili ko kasi dito guys, eh maraming mga crabs dito. So syempre match the hatch, di ba? Kung ano yung mga species nandyan na kinakain nila, yun ang gamitin ninyo. So ayun guys, ready to fish na tayo. I hope may malan tayo na mangrove snapper ngayon para matawag natin na success yung specific fishing natin ngayon. So guys, stay tuned! Ayan na, parating na yung ating kasamang angler. Ayan o. The master angler of Kaba. No other than Javier. Ano ngayon? The master of Kaba. Ayan guys, magpo-first cast na ako habang si Javier is nagsiset up. Gamit yung kanyang major craft. Sana all. So ito muna ang gamitin ko, yung ano guys, 8 centimeters. Na 12 grams. Subukan natin dito. So yung mga mangrove snapper dito, dito lang sa mga gilid ng mga bato sila nakatambay. Kaya yung target natin, i-parallel natin yung casting natin dito. And sana makagatan tayo. Come on. Nice. Maganda yung langoy ng lure natin. Usually yung ginagamit ko na lure, yung mas malaki pa eh. Kaso gusto ko lang matry yung langoy nito. So ayun, okay naman. Kaya so ayun mga ka-angler, tip ko pag kayo nagma-mangrove snapper fishing. Ito based sa aking experience. Dapat ang gamit nyo na setup is yung may laban. At least medium light, medium medium heavy na rod. So hindi uobra dito yung ultralight at saka light na setup kasi kailangan mong i-overpower yung fish. Pag kasi yung mangrove snapper, pag sa ganitong, ayun o, first catch agad o, wait. Uy, champion! Saglit lang, na-excite ako, may huli si Javier. Grabe ah. First catch, champion! Alright. Sana all talaga. Kulang narangot ko diyan, kaya yung oh. Big na mga kinuha. Panalo. First angler. Oops. July. Yan o.
Panalo, panalo. Champion. Mga ano rin, 400 grams. Panalo. Nice one, nice one. Mag-harvest na kami. Ayun, sana nga ba tayo? Ayun na nga. Kailangan mo ng rod na may laban. Ayun na, at least medium light, pataas na power ng rod. Kasi pag ultralight at saka light, hindi uubra pag sa mga ganitong spot. Kasi alam naman natin yung mga mangrove snapper, andyan lang yan sa mga batuan. Once na kumagat yan, isisiksik ka kaagad. Kaya dapat talaga, unahan mo siya bago kanya maisiksik. Paano naman pag naisiksik ka na niya? Ngayon pag naisiksik ka na niya, huwag mo nang persahin. Bigyan mo lang slack line. Kasi yung mangrove snapper, pag nasaktan yan, talagang ano yan eh, siksik agad yan, parang lapo-lapo din lang. So ayun, bigyan mo lang siya ng slack line para ano, umalis siya dun sa structures na pinuntahan niya kung saan ka man niya siniksik. Parang lapo-lapo din lang guys. Ganun ang gawin nyo. So yun is base sa aking experience lang naman. Kayo guys, anong ginagawa nyo pag kayo nagmamangrove snapper fishing? Comment down below. So ako yung mag-focus muna dito, mag-fishing. Kasi ayun na nga, na-excite ako dun sa huli ni Javier. Panalo, panalo. O, tamang-tama lang yung kulay ng lure ko eh. Kasi yung mostly na kinakain nila dito, yung mga ano, crablets. Mga crab. Ano bang kulay ng crab, di ba? Ganito. Ayan. So tamang-tama lang to, kulay na gamit ko. Na-imitate niya yung mga food chain nila dito. Ayan, mega shoutout kay Sir Jeffrey Kabatingan. So, siya naman yung ating fishing buddy offshore. So, hindi kami makapag-offshore ngayon kasi ano, hindi magandang forecast, malakas yung alon. So, probably next week makapag-offshore na kami. Siyempre, weekends. Kasi don't available si Sir Jeffrey. And siyempre, mega shoutout din kay Madam Teresa. At saka kay Gregory Siguryo. Ayan, mga kasama namin na nagpipishing nun. Kami nila, Javier. Dito sa may Ago, guys. Ayan, lumipat ako sa jetty na to. So, doon ako galing. So, andun yung kasama natin si Javier. So, dito naman tayo magkaagis ngayon. At nagpalit na rin ako ng kulay ng lure. So, ayan. Match the hatch pa rin. Kakulay niya pa rin yung mga crablets dito. So, ayan. Haagisan na natin. Muntik na tayo maabutan. Uy, yung fish on. Eto na, uy. Fighter to, guys. Fighter, ah. Ano kaya to? Parang trigger fish yung strike niya. Uy. Ano to? Ay, bugaong pala, guys. Nabugaong tayo, ah. Panalo. Bugaong. Bakit bugaong? But anyway, a fish is a fish. Good size pa naman na bugaong. Eh, sabi ko, ba't iba yung laban nito? Hindi naman ganun ang angrat. Bugaong. Alright, alright. Kunin natin to kasi masarap to. Bugaong. So, yan ang ating first catch. Hindi yung target fish natin, pero panalo. Ganda ng laban niya. Once again, yan yung ating first fish, bugaong. Alright. Naka-fish on din tayo, pero bugaong. Ayan, bawi tayo. Dapat mangrove snapper yung mahuli natin. Ayan, ito naman ang gamitin natin. Soft lure curly tail worm. Ito, madalas din akong kagatan nito. Ng mangrove snapper. So, same pa rin. Padaanin natin dyan sa mga bato. Ayun, tumama. Uy, yun, fish on. Uy, ito na. Ito na yung sinasabi ko sa inyo. Pinasok na tayo sa loob. Sana meron pa to. Ito na guys, na-strikean tayo. Siniksik na tayo sa loob. Kasi ito, bigyan natin ng slack.
try natin palabasin ng ganito kung wala, bigyan natin ng islak para lumabas siya. Kung andyan pa siya. Ayan o. Sagayin natin, andyan pa kaya siya. Oh, wala na. Wala na guys. Talagang siniksik tayo. At least na-recover natin yung lure natin. Grabe yung strike na. Sarap. Ayan, dito naman. Try natin dito. So nagpalit na rin ako ng kulay ng soft lure. Try natin to. Para kakulay niya yung mga crabs dyan. Alright, alright. Sakaling maka-strike na tayo. Actually, na-strikean pala tayo dun kaso yun ang sinabit niya. Sakaling may mailan tayo. Uy! Ayun, tumama. Uy, yun! Ayun! Fish on! Ito na! Ang rat na to guys! Come on! Yun na! Uy, hindi! Lapu-lapu! Lapu-lapu! Ayan ang ating second fish of the day. Good size grouper guys, oh. Red dotted grouper. Panalo. Something. Lapu-lapu. So, ayan guys. Ang ating second fish of the day. Good size grouper. Red dotted grouper. Dagdag natin dito. Ayan. Hindi pa tayo nakakadali ng ang rat. Uy, relax. Yung target species natin wala pa. So okay lang yan. Banat lang, banat. At least nakakahuli pa rin tayo. Sa day ito ng ating mangrove snapper fishing. So ayun na nga guys, kahapon hindi tayo nakahuli ng mangrove snapper. Bali yung kasamahan lang natin yung nakalan, si Javier. Ang nahuli lang natin is yung bugaong at saka yung good size na lapu-lapu. At ayun na nga, bumalik tayo sa fishing spot. And I hope na makalan na tayo ngayon ng mangrove snapper. Kaya guys, stay tuned! Uy, bisyon! Ito na guys, ito na ang rat. Ang rat na guys. Eto na. Siliksik na tayo. Uy. Ayun oh. Ayun siya guys. Nakita ko. Ayun siya. Uy. Grabe. Laki. Nice nagpasa no. Yes sir. Uy no. Nice nagpasa no. Ras. Uy no. Mababasa pa ako. Yes! Nakuha natin yung target species natin. Mangrove snapper guys. Ganito kalalaki yung mga mangrove snapper dito. Damn. Nakuha na natin si mangrove snapper. So success tong ating specific species fishing. Ayan o. Mga ano siguro 700 grams. Panalo, ayun o. Yes! Woo! Winner! Siyempre, kikit natin to kasi ito hindi pinapakawalan na isda. Kinikip talaga to. Inuulam, guys. Kaya ako dinala yung aking cooler, ayun o. Panalo. Let's get some more. Mukhang maganda dyan guys ah. Natibag yung bato eh. So nag-extend yung mga rocks dyan sa baba. So mas maluwang yung makover natin. So I guess maganda dito. Kaso may naligo kanina dito. Pero try natin. Feeling ko may mga istang nakatago dyan. Try.
Mag soft floor ulit tayo, soft floor. May jighead pa ba ako? Nagkaw, sana lang. Ito may dalawa pang ano, 7 grams, 10 grams na itong iba eh. Ay. Sumabit kasi yung ano natin, kanina, soft floor natin. Ito naman na kulay ang gamitin natin. Yan. Kung may isda dyan, kakagatin to. Yun oh. Oh, yun, pisyon. Ito na guys. Ano kaya to? Mukhang lapu-lapu. Ay, lapu-lapu. Lapu-lapu. So, good size lapu-lapu ulit. Parang yung kahapon din lang. Sarap nitong lapu-lapu nito. Ang ganitong kulay. Yung red dotted guys. Sarap nito. Ayun nga. Panalo. Good size ulit, kunin natin to. Good size, good size. Sampion, sampion. So, lapo-lapo yung kumagat. Ang ating second fish today. Kala ko parang mangroves na pa kanina eh. Yung pala. One more look sa ating second fish today. Yan o, champion. Oh, uy! Top! So, ito na nga, may abrasion na yung line natin. Ay, may abrasion na. So, yan. Tirahin ulit natin dito. So, dyan siya kumagat o guys. Dito naman. Lapu-lapu ang kumagat. Pag nakagatan tayo dito, may abrasion pa naman yung line natin. Tinatamad na kasi ako mag-retire. May iksi na eh. So ganung kulay yung mga lapu-lapu dito. Ayun na. Bahala na si Batman pag nakagatan ulit to. Ayun na, sabit. Sumabit guys. Ayun na, tanggal. Uy, malakas yung alon na parating. Oh. Strike yun ah. Ay, strike. Strike, strike. Ayun oh. May strike tayo. Ay, may strike tayo.
Tingnan natin kung kakagat ulit. Ayun o. Umagat ulit. Mas mabigat to ah. Mas mabigat to ah. Come on. Mas mabigat to guys. Mas mabigat. Uy. Mabigat to guys. Mabigat. Mukhang super laki nitong lapu-lapu na to. Ayun o. Grabe. Monster. Huwag kang bibigay. Huwag kang bibigay. Monster, wag kang bibigay. Grabe. Yung leader line natin. Oops. Woo. Monster, lapo-lapo. Champion. Panalo. Lucky. Grabe. Ayan o. Sarap pa naman itong lapo-lapo na to. Woo. Siguro ano to, nasa ano rin? 700 grams. Woo. Bigat niya eh. Buti hindi bumigay yung leader line natin. Ito na ba yung sinasabi ko, yung makagatan tayo ng malaki. Ayun o, panalo. Yes sir. Woo! Ayun o, may kinain pa siya o. Nahulog. Ano kaya itong isdang to? Ayun o. Damn. Woo! Grabe. Yes. Ito ang mga pang-ulam na lapu-lapu guys. Yung honey ko, ano, hindi masarap. Ay, thank you, thank you. Ang ating third catch of the day. Lapu-lapu frenzy dito banda. So, ayan guys, one more look sa ating third fish. Second na grouper. Ang laki guys, promise. 700 grams. Four fingers in here. Grabe. Champion? Yes, sir. Panalo na yan. So tara muna ng fishport guys. Subukan muna natin dun bago tayo pumunta sa Eco Park. Let's go, let's go. Matagal na rin akong hindi nakapag-fishing dun sa may fishport eh. Ayun mga kangler, andito tayo ngayon sa may fishport. So try muna natin i-fishing dito bago tayo pumunta dun sa may Ago Eco Park. So dito kami madalas mag-fishing noon. At ayun na nga, nakakahuli naman dito ng mga good sizes. Ewan ko lang ngayon kung okay pa yung huli dito kasi matagal tayong hindi nakapag-fishing dito. Kaya, let's go! Uy! Ayun na! Fish on! Ay! Chak, sayang. Sinabit tayo, guys. Ito na yung sinasabi ko. Dapat naka-ready. Bigyan natin ng slack line. Ah. Damn, damn. Wala na siya. Wala na. Wala na siya, guys. Ah, galing naman no. Ito yung sinasabi ko dito sa spot na to. Dapat naka-ready ka eh. Kung ano-ano pa kasi yung iniisip ko tuloy. Sayang na yung pagkakataon natin na strike dito. Mukhang mangrove snapper guys yung strike na. Ayan. Ay. Putol. Wala na. Ay, ay, ay. So ayun na mga kangler, hindi na nasundan yung huli natin na isang mangrove snapper at saka dalawang lapu-lapu. Pero overall, good ka good pa rin yung fishing adventure na ito kasi nagawa natin yung goal natin para makahuli ng mangrove snapper. So until next time, fish be with you.